everyone, welcome to another vlog. And for today's video, isa pa makita ko sa inyo kung paano yung set up yung or paano yung paggawa ng moto vlog setup na quality at talaga naman na magpo-produce siya ng magandang video content, ng audio content, at syempre yung mga diskarte kung paano to i-set up. So yun guys, kung gusto niyo tong paano, kung gusto niyo matuto kung paano mag-set up ninyo moto vlog setup, is panoorin niyo to hanggang sa dulo. So ito guys, yung ginagamit ko na helmet, yan, for motovlogging setup. So, ano pa, matagal itong gamit ko na is NHK helmet. Ayan, so any helmet naman. So yun guys, ito siya, yung kinokonekta ng GoPro. Ayan, GoPro Hero 7 yung gamit ko. So yan, ito siya. Kakabit mo siya dyan. Naka-double-sided 3N tape lang yan. Then, ilagyan ko siya ng mga silad, or parang ano, masilya, para lalo siyang kumapit doon sa helmet. Ayan. Then, meron din ako na ito. Yung mga detachable na ganito. Yan. Diyan pa naman kinakabit yung parang power bank ko. So, yan. Ipakita ko muna sa inyo pala yung setup ng ating camera. So, ito siya guys. Yung ating GoPro Hero 7 Black. Yan. Tanggalin ko siya sa case. Parang kita nyo. Kalasin ko lahat ha. Okay. So, ito siya. GoPro Hero 7 Black. Yan. Matagal ko na siyang gamit. Mga 3 years na siguro. Magti 3 years na. Yan. So, mahal ko dati, mga 24K yata ito. Pero, quality yung content nito dahil meron siyang hyper-stabilization. So, meaning nun, kahit na sobrang alog na nung mga daanan mo or sobrang galaw ng ulo mo, is mapibigyan ka pa rin yan ng quality content na stabilized. So, quality siya. And then, yung SD card ko dito is 128GB. Then, meron din ako isang 256GB na kailangan dito yung high speed. So, for me, ang tatak nito ang akin, ay kapatak ko sa inyo. So, ganito siya. Tanggalin nyo na yung battery. Okay. For me, ang ano ko, binili ko na SD card is SanDisk Image Pro. Yan, 128GB. Yan siya. So, mga price nyo ano eh. Kaya ba ito? Siguro mga 4K or ganun. 3.5, ganyan. Tapos, meron ako dito na tatlong battery. Ito guys. Ito, tatlong battery siya. Ito yung charger niya. Telesin charger. Yung mga charger ko, 2U. Hindi original GoPro bat. Dahil yung mga GoPro original battery ko is lumobo na dahil sa katagalan na. So yan, nakasetup siya dyan na ganyan. Okay, yan. Para sa siya, charge mo lang siya as a normal cellphone. Tapos sinipasok mo natin yung battery dito. Yan. Then ang tawag naman dito guys, yung case na to para sa GoPro is ang tawag dito, Ulan Z. Version 2 ata to eh. Yun. Tapos ito, meron siya rito sa loob. Kailangan nyo to. Bali, ito yung tinatawag na GoPro 3.5mm mic adapter. So ang ginagawa niya, ito yung GoPro. Pagkatapos yung GoPro Hero 7, ginamit mo siya ng walang ano, yung parang wala ka ng mga microphone or adapter. Pagka high speed ka na, nagmumotor ka, more than mga 40 km per hour, 50, wala na, sabog na yung sounds mo. As in, puro hangin na lang yung maririnig mo. Pero ito, guys, ito, yung 3.5mm na, ano, na micro, jack adapter, parang gano'n. Ipapasok nyo na siya sa Ulan Z V2 case, pa? Pasok nyo na siya. Ang price nito siguro mga ano eh, 3.5. Dati ah, ngayon siguro 3,000 lang. So, yun. Matibay naman to. Quality siya. So, kung sa inyo, kung gusto nyo talaga ng magandang audio, kumuha kayo na yung adapter na ganyan. Yan, isa-setup mo na siya. Papasok mo ng ganyan. Ang GoPro, ipasok natin siya dyan. Tak. Then yan guys, ito. Ililiko mo siya. Papasok mo sa Type-C. Tak. Tapos ito yung tatakip. Sara mo. Tak. Then, isa pa pala important step. Ito yung adapter niya, di ba? Yan. May butas. Ito kasi, kailangan ko siya konekta ng mic. Ang problema sa GoPro, makarte siya. So, ang isa pang bibili na kailangan mong kunin is to, TRS to TRRS mic adapter. So, i-coconnect mo siya dito sa 3.5mm jack. Ito siya. So, meron nyo sa mga Lazada, Shopee, yan. Meron din sa mga mall, tingnan nyo na lang. Pero mas mahal. Advice ko sa inyo, doon lang sa online, mga Shopee or Lazada. Ngayon, ipasok ko siya dyan. TRS to TRRS mic adapter. So yan, meron akong mic dito. Ito yung microphone ko. Ang gagaan sa motovlog setup. Normal microphone lang to, hindi to yung mga Purple Panda dahil mahal yun. So, parang generic lang to. And binili ako na siya ng Deadcat. Yan. Mura lang to sa mga online. Para yung wind noise, hindi masyado na para yung wind noise, guys, hindi masyado maapektuhan yung content na audio natin. So yun, i-coconnect mo lang siya dito, guys. Yan, tap. Connect mo siya dyan. Bang! Ayan. Tapos yun, all set na yan. Ito guys, ipasok nyo lang dito sa GoPro. Ito yung GoPro. Ito yung helmet natin. Okay. Ano siya? Ito lang ha.
Ayan. Mura lang to eh. Mga siguro mga 300, 500 ata to. Ano niya? Ayan. Tapos ipasok mo lang siyang ganyan. Tapos, ayan. Quality to. Maganda, matibay to yung nabili ko na ano. Ayan. So, ayan. Naka-set up na yung GoPro, di ba? Ito yung mic. Yung mic, ipapasok mo siya dito. So, sa inyo ha. Ito, iro-rollyo mo siya. Parang ganyan. Rollyo mo lang. Tap. Para hindi masyadong magulo or nakakalag yung ano mo. Ayan, pasok na siya dito sa mga chin pads. Okay lang yan kahit magulo. Ang mahalaga rito yung content mo maganda. Ayan, oh, diba? Yung set up. Ayan, tapos ito guys, pasok ko sa inyo kung paano ginagawa ko. Ito, ipapasok na dito sa may tenga. Ito, kita nyo ba? Pasok na siya dito sa may tenga. Ayan, pag ganyan. Tapos, pak, isasara mo siya, pak. Ayan. Tapos, ipapasok mo na siya sa ulo mo. Ting! Yun na. Wala na yun. Maganda na yung content mo nun. Solid na. Basta yung meron kang mic adapter sa GoPro. And then, para naman hindi ako palit ng battery. Ito. Ang solid kong ginawa na mod. Ito. So, nakabukas yung GoPro. Example, nagre-record ka continuous. Ayan. Pakita nyo yung strap. Tingnan yung strap. Ito. Ayan. Kinabitan ko yung helmet ko nito. Nabibili sa mga Ace Hardware. Ayan. Nakakabit siya dyan. Tapos ito rin yung kabila, yung power bank ko. Meron siya yung pang-attach naman doon. So, didikit ko ah sa inyo. Pakita ko sa inyo. Bakit siya detanggal at dekabit? Para, pag umulan, hindi naman kasi itong waterproof, pwede na siya matanggal. Pero quality ito guys, kahit high speed, hindi ito magulo. Pero, pak! O, tapos, sarang mo lang siya. Salamat. Ayan, ganyan. Ay, kabila pala. Ilalak mo lang siya. Ayan, boom. Kahit na high speed yan, malog-alog. Hindi na matatanggal yan. Then, connectan mo siya ng USB. Gala nga. Ng USB, ano. Para, i-connect mo siya dito sa Type-C. Sa adapter. Then, mangyari yun, continuous na yung recording mo. Sample, 128 dito. So, pwede ka mag-continuous ng record ng about 7 hours sa GoPro. Sipin nyo yun. Nang walang, walang palya dahil naka-powerbank ka. So, yun yung mga advantage nyo. Okay, tapos ito naman guys, pakita ko sa inyo. Ito kasi yung bagong helmet. So, Ryzen helmet. Wala pa siyang yung motovlog setup. May nabibili dito sa mga online niya. Sabi ko sa inyo, ito yung sample nun. Yeah. Kasi yung link na ito, hindi ko na alam kung natin. Pero ito siya yung sample. Ganito. Yan o, ganito lang yun o. Naka 3M tape. Yan, tapos ito. Yan, tanggalin mo yung 3M tape. Dikit mo dyan. Tapos lagyan mo lang siya ng parang silag or masilya para lalo kumapit. Then yun, you're good to go. Pwede ka na mag-record ng yung motovlog set. Kung kaya mo nung ginagawa ko, yung meron kang mga GoPro, yun lang yun, yun lang kadali. Okay? So ito siya, tandaan nyo ha. Tapos guys, ito naman. Alam ha? Ayan. Ito naman guys, yung tinatawag ko na GoPro accessories ko. Ito. Ayan. Kailangan meron din kayo yan. Ito yung mga pakita ko sa inyo sa loob. Ito. Ito yung sinasabi ko na GoPro mic adapter, 3.5. Meron dito mga waterproof case. Meron dito yung mga ito, yung mga parang ano niya, mounts. Marami ito. Ayan, dito yung sa loob sa GoPro Hero accessories. Meron din ako dito guys na yung tawag nito, yung parang strap siya. Pakita ko sa inyo. Okay. So ganyan siya. Kung gusto niyo naman ng ibang parang ayaw niyo ng may mga nakakabit sa ulo niyo. So ganito siya. Nakabit mo siya dito sa ano. Dito sa tawag nito. Chest mount tawag yan. Tapos tanggalin mo lang itong GoPro. Sabihin ko ah. Kaso to, pero ito, maganda rin yung look nito eh. Kung gusto mo na parang relax. Tanggalin mo natin siya dyan. Yan, ikabit nyo lang siya dito. Okay. And then you're good to go. Wala ka nang iisipin na connect sa ganyan. Wala na. So yun guys, yun yung ating vlog setup. So yan, hope na nagustuhan nyo yung video na to. I think naman nabigay ko lahat ng informasyon tungkol sa pag-setup ng motovlog. Or sa motovlogging. So yun guys, kung nagustuhan nyo itong ating video na ito, kindly hit the like, share, subscribe button at i-click mo yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod ating mga videos. Para naman nagganahan tayo mag-upload. So yun guys, once again, it's John and see you in the next vlog. Thanks for watching and peace out.